folks, welcome to my vlog. This is your master chef and I'm back. Today we're gonna show you how to cook and prepare for our ginataang bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo is really good for our siesta in the afternoon or otherwise breakfast the next day in the morning. Ito po yung ating pumasangkap. And dito po yung ating pong tinatawag na tinasago or otherwise, ano yan sa English? So, sago sa Tagalog. Ito yung ating kamuting bagin, ang ating pong langka or jackfruit, ang ating pong banana or saging, ang ating pong gabi or taro, at meron na tayong kamote, which we call cassava, at of course, ang ating pong coconut cream. Always remember, kapag ho kayo ay nagbibilo-bilo, huwag hong coconut milk, kasi gusto po natin ang kakanggata. That's the best wherever you go, and when you're not gonna taste it, it's really good. However, lalagyan mo natin siya ng pampakula, yun ang ating pong yum. We want it to become yummy-yummy para magkaroon siya ng purple na beauty. Alright, folks. See you soon. And please, don't forget to subscribe. What? And shout out po sa aking idol na Mr. Raffy Tolfo. I love you so much. I am 67 years old at ako po ikang inyong tagahanga. Anywhere in the world at anywhere in your show, ako po'y nakasunod sa iyong puwit. Aking pong sinusundan every day hanggang alas dos ng madaling araw. Again, talk to you soon. Hi! We're back. Master Chef Carmen is back to the motion so that we're gonna have our own commotion when we do the eating. Ito na po, nailagay na po natin ang lahat ng sangkap natin ni Kanga, yung ating pong bilo-bilong Pinoy a la con Canada. Because we're here in Canada, we do the bilo-bilo, which we learned and we adapted it from my hometown, Philippines. Ang inyo pong Master Chef Carmen ay taga Puerto Princesa, Palawan. Ito ang aking natutunan sa aking pong ina. Noong ako po ika nga ay mus-mus pa. Dahil sa edad na 6 na taon, ako po ay naglalako na ng bilo-bilo, nagluluto ng kung ano-ano, pati na po isda ay ibinabahay-bahay natin para naman din kumita, makatulong sa malaking pamilya. Ating pong bilo-bilo ika nga ay ating pong inaantay para ito ay kumulo na. Ayan na po, inilagay na po natin lahat ang ating pong sangkap. Ilalagay po natin mamaya ng kaunti ang ating pong tinatawag na kakanggata. Coconut cream. Huwag ho nating lalagyan ng coconut milk because we want it to be yummy and palatable. Kaya po, ating pong gayahin kung ano man ang gusto ninyo sa inyo pong kusina. Hindi po namimili si Master Chef Carmen kasi ang hinog sa pilit mapait kung anong inakala niyo makabubuti para sa buong pamilya, buong barangay, at buong sambayanan. Let's do it. Alright, folks. Talk to you soon. Ating pong ngayon tatakpan ang ating pong bilo-bilong Pinoy ala con Master Chef Carmen is back. Habang nag-aantay ho tayo ng ating pong ginataang bilo-bilo, ala con Philippines, but adapted to sa ating pong tinatawag na Canadian way, tayo po muna ay magmuni-muni. Alam po ninyo, nung maliit pa po ako, ang nanay ko po ika nga ay gusto ng kumita. So lahat ng pagkakakitaan kasama sa bilo-bilo, para ang bilo-bilo ay maging bilog at kwarta ito, aba, yan po ika nga ay aking pong nilalako. By the way, yung Master Chef Carmen ay taga Puerto Princesa City, Palawan. The eighth wonder of the world. Ika nga, gusto ko pong balikan. That lingon-lingonin ang aking pinanggalingan para makarating ako sa aking paruroonan. Master Chef Carmen is 67. Liebo. Liebo 60 na po. Malapit na po ako mag-liebo 70. Ganun pa man, aba, eh hindi ko po akalain ako'y maging vlogger. Ganun pa man, ang ganda pala. Para naman magkaroon ka ng tinatawag natin na pananaw sa mundong ito, doon sa iyong paglalakbay ng iyong tagumpay, kailangan meron tayong mapag... Ibig sabihin, makagawa ng kahit na anong mumunting bagay. So ito po ang aking pong admin na si Miss Senorita Joy Felipe. Siya po ang nagbigay ng aking pong pagkakataon. Ang inyo pong abang lingkod ay wala pong kaalam-alam sa mga bagong modernong teknolohiya. Nasa row 7 ho ako. Sakit sa ulo kasi hindi ho marunong. Ganun pa man, kapag may pagsisikap sa iyong paglalakbay, tagumpay ang iyong ikabubuhay sa araw na darating. Kaya kung kayo po ika nga ay mayroong alam, pag kayo nalulungkot, kumanta ka habang nagluluto po tayo ng ating pong bilo-bilo. Bakit? Ang kaligayan ay nagmumula po sa iyong sarili. If you want to be happy, you will become pretty. Pag ikaw ay parating masungit, iitim ang singit. Ha?
Opo. Kaya dapat, wag ho nating isipin ang mga problema sapagkat ang problema, ika nga, yan ay pagsubok lang. Tayo po ay maging positibo sapagkat negativity, all your activities. Talk to you soon pag malapit ang maluto ang ating pong Bilo-Bilo con Filipina. Chef Carmen is back. Ito na po yung ating pong Bilo-Bilo a la con Filipina. Adaptin sa Canada. Canadian po, ika nga, kasi nandito tayo sa Canada. Subalit, lutong Pinoy, kasi po, Pinoy po tayo. Ako ay totoong Pinoy sa isip, sa diwa, maging sa pagsasalita at sa ating pong pagluluto. Nakaakibat sa ating pong mga ninuno na galing ng Pilipinas. Pinoy talaga. So, ito po yung ating pong ginataan. Bilo-bilo, wala pong langka kasi po may mga restriction. Pero tayo mga sinusunod na mga panununtunan sa ating pong mga matatanda. Kapag pala ng anak, abay ating pong palalahanan, di pala pwedeng kumain ng hinog na langka kasi nakakamatay daw. Yan po yung mga kasabihan lamang. Ang hindi po maniniwala sa sariling wika ay parang malansang isda. O di po ba? Kaya po ating pong tingnan at pakinggan kapag may nanganak, huwag mong pakainin ng langkang hinog. Or otherwise, huwag niyong lalagyan ng inyong bilo-bilo ng langkang hinog. Kasi po, baka magkaroon siya ng RIP. Go 6 feet below the ground. Kaya po ating pong tangkilikin at ating pong sundin. Wala akong masama kung tayo ka ngayon maniniwala sapagkat ito ay sa ikabubuti ng buong sambayanan at ng iyong barangayan. Ito naman po ang may langka. Ayan po. Ayan po yung ating pong ginataang bilo-bilo na mayroon pong langka. So, pili lang po sila. Doon sa walang langka, para po sa nangitlog o nanganak, umiri, aba, hindi pwede yung may langka, mga kabarangay. Baka po mabilat at tuluyang mamatay. Yun ho yung mga kasabihan, sabi ika nga, ng ating pong mga matatanda. Namin pong daladala, kahit po ika nga nandito na kami sa Canada. Huwag ho natin kalilimutan ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makarating sa paruroonan bilo. Welcome to my vlog, Master Chef Carmen is back. Ito po yung ating pong bilo-bilo na wala pong langka. Ating pong ipapakita sa inyo ang ating pong finished product. Mainit pa po ito at yan po ikang ay masarap pag mainit-init. Patikma muna natin ang bilo-bilo. Kung ano bang magiging mundo mo sa mundong bilog na ito. Ang sarap. Naku po. Parang hindi ko na alam ano ang dapat na gawin. Subalit, ang susunod po nito ika nga ay ang matamis at ang napakalinamnam na bilo-bilo con Filipina adapted in Canada. Okay? Atin po ngayong titikman ang isa pa po nating bilo-bilo. Yan po yung tiyatawag nating bilo-bilo con langka or jackfruit. Ayan po. Atin po nating palalasapin sa inyo ang linamnam. Ako'y pinapawisan sapagkat ako'y mukhang ninenervyos. Balit hindi naman. Kampante po yung aking loob sapagkat nandiyan kayo. Ano dito po ako. Tikman po natin. Napakasarap po. Again, Master Chef po. Ginatang bilo-bilo. A la con Philippine. Adapted in Canadian. Maraming salamat po. Gina-comment. Mag-suggest po kayo ano bang kasunod natin dapat na gawin ay aking pong susundin. Mula sa aking puso, papunta sa inyong tahanan. God bless you. I love you. Ciao. Subscribe! Ay, patalasas, nakalimutan ko pala. Please, paki-subscribe. Alam naman po ninyo, liyebo 67 na. Kaya medyo nakakalimutan ko na po. Watch, like, share. And of course, give a comment below and huwag niyong kalilimutan subscribe. If you haven't subscribed yet, this is the day when the Lord told you subscribe for Master Chef Carmen. Talk to you soon. Another vlog po, yung ating susunod na lulutuin ay inyo pong malalaman sa susunod nating kabanata. Bye, God bless. Merry Christmas.